Para sa blue side, ang Aether Atlas. Para naman, sa red side, ang SGD Omega. Omega Tactics. Diyo lang. Ito na mga kaibigan na nakapo. Samban para sa SGD Omega. Oo nga. So, for Aether Atlas, una lang nilang ipinan is si Harry para naman sa SGD Omega ay nilabigyan ng crack dito ang Aether Atlas. Aether Atlas at SGD Omega. Sila kanina yung naglaban with a 38-minute game. Yun, oo nga pala. Ngayon, rematch naman yung dalawa. Dalawang ayaw sumuko, dalawang ayaw mamigay ng free win at ayaw mamigay ng karangalan, kumbaga. Ang mananalo dito ay karangalan na makukuha, mga best of. So, we'll see. Yan na lang natin. Parehas na galing pala ng upper bracket, nagsimula yung maglalaban ngayon sa ating grand finals. So, kung best of 3 kanina, best of 5 naman ngayon. And since grand finals na tayo, ang ating giveaway ay every after the game. Hindi na every after series. So, kung pagdasal nyo, hindi ko pala sure. Hindi ko na itutuloy. Dahil ano yun? Sabi ko sana, pagdasal nyo na umabot na nga game 5. Pagdasal nyo na 3-0, sino man mananalo dito? Ayun. Diba para dire-diretso, para yung idol nyo, talaga masabi natin na clean sweep ang magagawa nila. So, may poll nga pala tayo dyan, guys. Sino sa trip nyo mananalo? Pakita mo nga natin habang nag-commercial break tayo. Guys, ha, i-share nyo dahil may free skin giveaway tayo every game. Mm-hmm. Hindi na every series, ha, since that we are now on our grand finals na nga, mga kaibigan. Every game na tayo mamimigay. Okay, every game na tayo mamimigay ng skin. Okay, every game na. Tama. Shoutout kay Mark Ambagan, pati kaya Ate Nagi at kay CJ Ribbon na nanonood ngayon. And ako po. Ayun nga pala. Parang namin shoutout nga pala kay Ribbon. Ayan na na-alive kanina habang kami na commercial break. Ayan, CJ Ribbon, check nyo sa Facebook. Add nyo na lang. Ayan, pati sa kanya nga page. Ayan, Ribbon, check nyo na lang din mga kaibigan. Isa. Ano siya Ribbon? Yung ano yung hashtag love niya? Team niya. Ha, love team. May binabenta ka ba, Ribbon? Ah, may binibenta si Ribbon na nakalimutan ko. Robust naman. Ang binibenta. Malaban pala talaga kahit sa binibenta. Sila Lord kasi, sila Titan Lian, Gel. Titan Gel. So dito naman Robust. Sa kampo nila nila si CJ Ribbon, Robust nga pala ang binibenta. Ay grabe ah. Ano ba naman 'yun? Napaka one side naman na 'yan, nabot na Paul. Lipat naman yung iba sa SGD, guys. Kailangan yan, sisuporta ng SGD Maladax, mga ibigan. Pero, salit pala sa Maladax family. Your team is banned. May iba pa? May iba pa yan. Oo. Madami kasing mga ano eh. Abangan nyo ngayon ha. Kung ngayon ang resulta, 1090. Mamaya, may iba yan, for sure. Lalo na pag naitan nyo yung draft pick, mag-iiba yan. Tapos pagpatapos na yung game, mag-iiba ulit yan. Ano, garado. Ayan, okay. So, shoutout sa lahat mga nanonood dyan. Kaya ano, kay Aku. Shoutout kay Yaku, straight from Singapore. Oo, nga pala, no? Ayan, shoutout nga pala sa inyo. Third placer sila or second runner-up. Di na rin masama. Ang importante, tinalo nyo yung tatlo pa. Tatlo yung tinalo nyo bago ay natalo, diba? Ayan, ang signal ultra. Abangan din natin yan bukas, mga kaibigan. Pero eto na, naupo, isang pick. Uy, na pala, dito Esmeralda na pala, pala is open for SGT Omega. Pero may Kimi naman dito na pansagot ang Aether Atlas. Your team is picking. So, Akay, maganda yung performance lately ni Kuya Jayo sa kanya, Akay. Ah, ito. Itong Esmeralda na to. Nako, kung ako dito, kakari ako, man. Kahit single top na lang kayo. Sa kilating, di kilating dito, no? Kasi pang late game din. Lunax. Wala na silang panapat sa late game mamaya. Lolita. Madali na lang din anuhin si Kari Your mamaya pag sa late game. Pero tinanan na lang natin kasi malamang sa malamang ang gustong gawin dito ng Aether Atlas is a fast game. So pwede. Nakita tayo kanina na mahabang laro. So siguro kahit sila ayaw na nila, napaka-experience ng ganong klase na laro. Pero feeling ko sa dalawang team na to, sa base sa naging laro nila kanina, talagang walang gustong magpatalo. Exact. Tama ka dyan. Pero syempre, tingnan na lang natin and see kung sino ba ang mananalo this time, mga kaibigan. Last pick na tayo para sa SGD Omega. So, let's see. They might wanna get... Rafaela. Oh. Ah. Ah, ito na kinuha nila dito ay isang Rafaela. No, po. Yun. Rafaela. So, more on movement speed ang gustong naubos na. More on movement speed ang gustong kuhanin dito ng SGD Omega. Pumuntubig kay Popeye.
kaysa tubig ni Lure. Pingin ka mo. Pambaso lang. So, sino kaya ang unang makakakamit ng one pa after ng laban na to? Ng one! Million pesos. One, zero. Tara, para sa mabilis na recap lang tayo para sa Team ML, Aether Atlas. They have here, Leomore para kay Kenji, Kimi para kay Teng, Lunox para kay kakampi ko ay Bobo, Akai para kay Jeyo at Lolita para kay Lue. Para naman dito kay Kuya Lex at turn natin, ang kinuha niya is the Rafaela, Carl Kizzy with the Esmeralda, Tamos naman para kay Levi. Heath para sa Kukra and Gilda Rusa naman ang gagamit kay Claude. Yun, Claude eh. All troops deployed. Claude. Shout out pala kay Joseph Ron Gabriel, kay Obscara. So ito, welcome sa ating Grand Final. Super Grand. Kasi ang dami nyong nakitang magandang laban bago tayo umabot sa match na to. Oo, at ito na ang pinaka-last and final round natin mga kaibigan. Kaya don't forget to share na rin ang ating stream. Ano nga lang, hindi pala to, watch party, paano ba? Ay, para umangat ulit, oh, tama. Iwa-watch party ko lang din, saglit. Ito na pala, okay na pala, naka-watch party na pala. Ako sa page ko naman. Oo, okay, ako din. Oo, tama. Ako sa profile ko. Okay, thank you. Kasi winatch party ko na siya sa page ko kanina. Ay, sa ano ko kanina. But anyways, eto na. So, kita natin onto the top lane. Gusto nga i-invade or i-invade ng Aether Atlas, I mean, ang buff dito ng SGT Omega. So that is another agad deduction for SGT Omega pagdating sa farm. So mabilis na rotation, level 3 agad for tech sa kanyang Kini. While onto the bottom lane, ito naman SGT Omega naman ang may sagot sa ganong aribut. Sa ganong klase ng ano. Galit ang gintong kadena. Charot. Ay, irrelevant to mama. Oo. sorry. Pero ito, onto the bottom lane naman, kita natin on the gold buff, I mean rather, is nakuha at na-secure dito ng SGT Omega. So that would be an easy level 4 for Carl TZ. While for Teng Teng, since nag-invade sila ng buff kanina dun sa top lane naman. Okay, so here we go, sa go na namin tayo mga best up. So, nakangat yata masyado ang at camera, parang nalulunod kami ni Ate Shanted. Ayan, okay na, nag-umit na rin sa wakas mga kaibigan. So, going back to the ball game mga best of up, yun na nga, game, best of 5 tayo dito, game number 1 pa lang tayo, 0-0, even though first blood, wala pa rin nakakuha ng kauna-unahang kill mga kaibigan, pero we'll see, 2 minutes on to our game time pa lang din naman, first turtle of our game, mukhang kukunin na ng Aether Atlas dito, pero we'll see, tingnan natin kasi mukhang i-co-contest din, may papalapit, eto na, sila RTZ, by reset lang din naman ng crab mga kaibigan. Oh, nakupo, kapal din naman ng shield. Magandang ginawa din ang na-reset kasi ma-force din na talaga makalapit dito yung ibang players na Aether Atlas and even the SGT Omega. If ever, magkaroon man ng teamfight dito sa ating first turtle of the game. Ito, nakakalituan na nga. Pagdating sa turtle, medyo napatingin dito, titingin din doon. Pero SGT Omega napipilitan medyo mag-back away because Jeyo is forcing them to move out. Pero first turtle of the game, nakuha dito Aether Atlas. Minimal gold lead lang for their team. Kaya nga, tama nga, ambahan lang din naman muna. Pero 200 lang ang lamang pa lang naman dito ng Aether Atlas. Pero if you're going to take a look, mga bestie wap, hirap pa dito ang, wala eh, parang nagtatansyahan, ganun, parang aambahan. No, parang kinusubuan lang nila kung sino ba ang mas angat, sino ang mas malakas sa dalawang team na to. Well, kanina, 38 minutes game time ang laban nila. 38 ha, guys, 38 minutes. Record-breaking sa Aether Atlas ML League. Kasi yung record no natin before is 32 minutes ito, 38 minutes at sila rin ang magkalaban dito. So for these both teams, for sure, gustong-gusto nilang maganda or nahahype sila. May adrenaline kapag ganun klase ng laro ang ibibigay din sa kanila. Yep, exactly your point natin, Chantel. Pero eto na, nakupo. I-invade pa nga ng blue buff dito sila, Teng. Wala, hindi bibigyan ng space pero mukhang reset na lang. Pero ano yan eh, Rafaela lang din yung nandiyan to defend that buff and makukuha successful line dito ni Lunox. The blue buff has been taken by Lunox successfully. So 3 minutes na, magpo 4 minutes na, wala pa rin nangyayaring patay out of this game. Kita natin more objectives pa rin ang ginagawa natin. Magkakaalaman tayo pag umabot tayo ng mid to late game. Isang maling move lang dyan sa kahit sinong player dito. Magtutuloy-tuloy ang pag-umos ng isang team. Yep, tama ka dyan, Ate Chantel. Pero, we'll see. 1K gold away na. Ngayon, bigla ang Aether Atlas. Pero ito na ang second turtle of the game. I think ito makakapagpangat sa Aether Atlas. If ever na makukuha nila. Pero kung makukuha ito na SGD Omega, panabla. Pangtabla nila. Pero ito sa bottom lane. Opo, 4 against 1. Kenji trying to run. Pero naku po, sa ilalim ng dilaw na torre. Papatayin pa nga. Ayun!
Tapo ang kabayo! First blood has been taken by SGD Omega. Nice set of play. Wala na rin talaga napuntahan. Si, ano doon, yung kabayo natin. Pero onto the middle lane, kita naman natin Aether Atlas pushing that turret. So that could be an additional map vision for them. So pagdating sa tower push, guys, lamang dito ang Aether Atlas. Pero onto the bottom lane, may pagsagot si Tale Dalus sa kanyang cloud. Nakapush din siya ng isang turret. So eto na, second turtle of the game. Nakakuha ng mabilisan ng Aether Atlas. May pilita mag-move out dito si Kufra. Eto na, naku po. Sino kaya ang unang team na makakuha ng 1-0 lead kagad? With the best of 5 to ah. Best of 5. Best of 5. Okay lang umabot ng game 4, wag lang game 5 ba? Magkakasaykuhan yata dito yung both teams natin. Pero 0-1, hindi gusto ng both teams natin na mag-engage into a team fight. So for SGT Omega dito, the good thing is meron silang Claude na ang area of effect ng kanyang ultimate sakop lahat. As compared to the Kiwi dito, mabilis attack speed, initiate, pero single target. Yun yung hababantay top ni Aether Atlas. Pero ito, 5 minutes and 43 seconds into our game, lamang dito ang Aether Atlas pagdating sa gold, pati na rin sa objective. So hindi talaga nila binibitawan yung gold cup dito sa top lane, pero mukhang kasi secure na ng SGD Omega for the first time. So third buff yan, nakuha na ng SGD Omega. Yung tama ka dyan. Grabe naman, ako po. Hey, iba din ang pinapakita. Hindi nagkakalamangan ang isa't isa. Walang gusto magpatalo, walang gusto magbigay ng lead. Ito natulong naman nga niyan. Crab na naman dito ang objective para sa Aether Atlas. Yan lang kasi mga magmamatter sa kanila since nahirap-hirap silang makakuha ng kill. So mga mini objectives lang like crab, blue buff. Pero ito, turrets kasi dito, nakadalawa na ng basag ang Aether Atlas. Pero sa top lane, opo, KNG talagang hindi pa akawalan kahit saan pumunta. Bulin ng kamatayan mga kaibigan, pero hindi siya napatid doon. Well escape pa rin naman, pero 2-on-3 naman dito sa bottom lane. Ganun din, makuha lang din all first tier tier turrets ng SGD Omega ay basag na at nakuha na ng Aether Atlas. Pero at ngayon, sa bottom lane, mukhang dediretso yung dito ng AE. So dito for all both teams, ako pansin natin talagang iwas sila dito at teamfight kasi nga lang Kufra magbububa. Hindi, sira ang top lane turret dito bottom. Ng both pati sa top. Nagkapalitan lang din. Pero lumamang doon ang Aether Atlas kasi tier 2 turret ang nakuha nila. Tapos ang trade lang din ng SGD Omega. Itong tier 1 turret sila on their top lane. For SGD Omega para pagpantayin ang objective dito, kailangan makuha nila itong turret kasi nga lang knowing na merong Kimi na naka-assassin emblem for Aether Atlas, mabilis na makukuha. So hindi contested dito by SGD Omega. So for SGD Omega, ituloy lang nila yung pagpo-push pagdating sa mid to late game, tsaka magkakaalaman kung sino una magkakaroon ng error. Exactly, pero ito na nga, nakakita na naman even though may immortality dito si Kufra, sabay sprint pa uwi. Naupo, pero hindi, yung minublast ikinasa, may tatamaan bape. Uy, naupo si Esmeralda ang kauna-una ang kill para sa Aether Atlas. Mukhang gusto pa nga dito with a blazing duet para naman doon kay Claude. Patay din, useless na nga po mga kaibigan. Pero sa bottom lane naman pala, eto si Levi, tamang umu-objective lang din naman na tamang segue push. Pero sa top lane ang ililipat ang attention ng Aether Atlas, doon nila dadalhin ang push. Ang bilis mag-push dito ng Aether Atlas to highlight natin doon, comment of the Hurricane Dance ni Kuya Jay natin. Talagang pinilit niyang lumabas si Claude sa kanilang turret habang nag-blazing duet siya. Ito, item check tayo, isang mabilis. So for the Kimi, Blade of Despair next by the Berserker's Fury para naman dito sa ating Claude. Demon Hunter Sword ang kanyang hukunahin, followed by the Golden Staff. Yan. So, top farmer of this game is the Kimi with a 6.4k gold. Yan, ito na nga, back to the ball game na ulit tayo dito. Feeling ko yung Claude dito dapat. Hindi pa eh. Sa akin ha, ako nagtataka din ako sa Tamus ngayon ni Levi ha. Parang ano eh, parang malamya yung Tamus niya kanina, no? Parang iba. Naharas na, kumbaga. Usually siya yung nang sa psycho sa Kalenye. Pero ngayon, ito tulad niyan, naupo, Levi. Speaking of Levi na nga, ayun, parang... Yes. Yun, nabagay na. Parang iba yung galaw ng Tamus ni Levi. Parang I think, pag sabi Levi, gusto ko makita, Joe. Parang gano'n, no? Joe, Tamus, Leyward. Pero mas kilala talaga siya sa Joe kasi dito, SGD Dale Dallas, nakatakas lang din, gamit-gamit si Dexter. So, 9 minutes into our game, Lexa Turna, sinasalo lahat ang sagot dito ni Kimi. So, grabe na agad yung damage dito ni Kimi. Makate ang kate
ni Kuya. Oh, naka-berserker siya ta sa Blade of Despair. So level 1 Lord ito. 471 for the critical damage dito ni Kuya Tank. Talagang mabilis lang ang isang level 1 Lord at hindi na mako-contest. Grabe, hindi mo lang sinilip o tinignan. Sa bagay kasi gamer, ewan ha. Baka hindi nila inisip na baka with as early as 9 minutes mag-lord na ang Aether Atlas. Diba? Grabe, napakabilis kung titignan mo. Eto na nga, si Tank nakakuha na rin naman ng life loot sa jungle. Sinasaglitan na lang din mga kaibigan. Switch scene lang tayo. Oh, naka-super mid pala to si Derek. Kaya naman pala, oh. Yam! Yam! So, eto ah. For, oops, diving for Cardi. Tignan natin, nakuha nila ang bubang. Kasi eto na, wipeout na yata mga kaibigan. SGT returns. Anong sinasabi nyo? Nandiyo nyo kami ramdam. Lue flicker out lang din naman. Patay din. 2-for-nothing ang nakuha doon ng SGT Omega. Anong tinatambay-tambay nyo daw dyan sa bush? Eh, ayun. Na-face check sila. Talagang niratrat sila ng lima. Oo, yun yung maganda din na nangyari for SGT Omega. Knowing na may level 1 Lord. So, maaano pa nila yan, madedefend. Knowing na 15 seconds bago mabuhay dito si Kimi. And 13 seconds naman for the Lolita. So, 3-3. 10 minutes and 47 seconds tama into our game. 3-3 pa lang ang hero kill. So, ibig sabihin talaga more on objectives. And pag-zone out ang ginagawa dito na both teams. Pero dive in for hit plus a bouncy ball. Hurricane Dance para kay Kuya Jeyo. Makakatakas lang din dito ang Aether Atlas. Pero ito na, to the rescue Kuya Kenji natin. Mananakot lang ba? Next. O papatay! Nice save naman dito for the Blading Zuet. Pero yun nga lang, Kenji takas lang din naman. Mamba out at ito pa. Naupuhoy! Oh, yun nga lang, si 666 ang nakikita daw with his Lunox. Pero ito pa, mukhang ito, si Hit with a bouncing baby ball. Makakatakas din ba? Hindi nalang dead. Patay na, what a beautiful fight. Pero si Tank dito, tamang free hit lang. Cartesi, nako, delikado ang kanyang shield, basag-basag. Pero oh, what a beautiful fight again. Balik ang buhay. Grabe naman po, what a life steal para kay Cartesi. At dalawa, aapat ang napatay dito ng SGD Omega. And they're now doing their own best, mga kaibigan. Ito, ginagusto ko naman sa Lapu-Lapu, ay sa Lapu-Lapu, sa isang Tamus pick-off. Hindi yan basta-basta na reversing. No? Hindi basta-basta na reversing. Malakas ang SGD Omega ngayon sa sitwasyon nila kapag ka magkakasama sila or more on team fight. Pero ito, Dale Dallas, tignan natin. Nastad pa nga dito ni Lolita. Nakabalik pa rin sa Dexter. So, buhay ang bata. So, nakasira ng inhibitor direct doon sa middle lane. Kaso yung nga lang, dito, nakaangat naman ang minions ng Aether Atlas both on the top lane and the bottom lane ng SGD Omega. Pero well defended pa rin for them. Actually, nakaangat sila na tumawag ng super minion for this game. Mm-hmm. Tama, kakaiba din. At isipin mo nga naman yun, nakakuha pa ng... ganda naman ang Saber TP effect nun ah. Ng third tower, ng tier 3 tower, no? Simpleng pagkaamali lang ng Aether Atlas. Grabe yung payoff. Oo, grabe yung payoff. Malaking bagay din na maaga na tawag si Barbiel. Malaking kasi panggulo or pan-distract kapag ka nakasakay si Leomord sa kanyang kabayo. May halong takot na, uy, wag, naka-ultimate yung Leomord. Out muna tayo siya, baka madali tayo. Pero 4-7 na ating score, 12 minutes and 51 seconds into our game. Nako, ito na. Inaabang ako dito. Isa pa to si Dale Dallas. Ito nga parang mga tumatak na sa akin sa lineup ng SGD eh. Si Dale ang pinaka nag-show up para sa akin. Siyempre, si Carl Given na yun. Pero mga nag-stand out sa akin talaga to si Dale. Sobra parang iba ang kanya pinapakita. Dati siya yung nag-guard-guard eh. Siya yung nag-guard-guard last MPL. Pero ngayon nag-iba, parang nag-iba siya ng roles. Nag-iba ng mga hero'ng ginagamit. Tumawak yung hero pool niya. Kaya kung bakit na-notice ko siya ngayon na sobra. Napakalaki ng in-improve ko yung Dale ngayon. Pero ito na, naupo, sinal dyan sa pader. Tank dito, might gonna fall down. Patay na nga, grabe na naman. Burst na naman, video blazing to it. Na naman dito para kay Claude Dale. He's doing it, RTC, matik na yan. Naupo, kahit sinong itapat mo dyan. Mid to mid pa. Agawa na nga din si Lue, pero hindi lang nipapansinin. Naupo, ito pa. Sabi lang pata si Kenji, nakasprint. Ayaw pang mawin, si Kuya Kenji natin dito. So, atingin ko, tower lock na to for SGD Omega. With a 1-0 lead agad para sa kanila. Lupit din naman ni Tangano dito SGD. Ang ganda nung ano nila. Noong synchronization. Mm-hmm. Lahat sa nila nag-show up, nag-pay off. Ay, maliban nga lang kay Levi na sa bagay, offlaner eh. Mm-hmm. Yan ang pinakasugal din naman kasi pag isa kang offlaner, guys, mababa ang yung KDA. Reason why, kasi lagi kang wala sa teamfight, nagpe-pressure ka ng pero guys. Pero malaking factor yung mga offlaner.